direksyon. Tapos palit tayo ng clutch spring. Yan pang in-max mga pos-pos 1.5 RPM. Tapos center spring. Ayan, pang in-max din. 1,500 RPM mga pos-pos. Tapos yung pulley natin, standard lang at saka yung bola. So, masyada nito mga pos-pos kung mag palit tayo ng yung pang pang D16 na pulley seat mga pang-tapos. Sinadjust ko to sa customer pero tapos daw siya sa budget mga pang-tapos. So ngayon mga pang-tapos yung ikakabit natin na pulley at saka bola is yung stock muna. Tapos sa susunod bibili daw siya nung yung kang Sir GB Abillanosa. So ang ano kasi noon mapagkaibahan kasi no, dito sa ano stock na pulley sa kasi D16 itong ano niya. Ito using nga itong pin. Medyo mataas yung konti mga pasapos. Mas maganda yun kasi yun ang ginamit ko tapos may babaguhin tayo dito. Maganda yung takbo mga paspos. So ngayon ito try natin itong ano sak lang ng pulley niya ano performance niya mga paspos. Ito lang mga paspos, ito lang ito yung kapit natin flat spring center spring 1500 RPM pang in max, flat spring 1500 RPM pang in max din, nakariban tayo yan at saka nakaregroup. Tapos kapit natin doon. Pagkabos kung bago lang kayo sa channel ko, baka naman pwede makahingi dyan ng isang subscribe at saka pakipindot din yung notification bell para updated kayo lagi sa mga vlog at tutorial ko mga pagkabos. So, mga pagkabos, mamaya i-update ko kayo kung anong performance nito. Try natin. Yan lang muna mga pagkabos na i-continue ko lang mamaya. Siya nga pala mga pagbos ito kasi share ko na lang sa inyo mga pagbos mamaya na natin kapit itong flat spring na pang-impact mga pagbos 1500 RPM. Ayan medyo ano siya, ayan maliit siya mga pagbos yung stock, malaking mataba yung spring, medyo ayan mga pagtambok, ayan mataba diba para mo dito sa ano 1500 na yan pang in-max. Yan iba yan, i-compare natin mga pagkos yan iba, laki na kaibahan yan. Tapos yung center spring natin ito yan yan halos ko lang natin yung difference mga pagkos. RPM na center spring. So yan lang mga boss, update ko lang ngayon, may kabit ko muna. So ayan lang mga boss, nakabit ko na yung ano center spring, clutch spring, saka yung ring group na pinas na yung ribbon mga boss. Ayan mga boss, minor pa lang, umiikot na yung gulong. So sarangkada, maganda talaga kung mga boss. So ito mga boss, mag 2 to 3 weeks back to normal na yan siya kasi masigip pa yung ano niya, yung riba niya, yung lining niya. So medyo makaramdam makapaan ito ng medyo vibrate pag umihinto ka mga papon kasi naka-advance siya kasi so pag naano na yung riba mga papon nag-seating na dyan sa wheel, so back to normal na siya. So doon malilisin na yung vibrate niya mga papon. Sa umpisa lang ito mga pagbos pag ito nag-reband ka
So, hindi ka talaga mabibitin sa arangkada. So, kita try natin na arangkada natin, no? So, try natin ito, mga pag-ibos. Bago na kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. Pindot din ang notification bell para update kayo lagi sa mga vlog at tutorial ko. Mapapos yan lang mapapos. Maraming salamat. God bless. Salamat sa parunod na tap, mga boss. Huwag kalimutan mag-subscribe o like ang video. Kung nais nyo pang makapanood ng bagong vlog o tutorial ko, pindutin nyo lang ang notification bell para ma-notify kayo sa susunod ng mga vlog ko, mga boss. Yan lang mga boss. Maraming salamat. God bless.